Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga FB Live viewers at ating pong mga registered participants sa Cisco WebEx, isa pong magandang umaga. At dahil ito po ang unang seminar para sa taong 2023, hayaan din po ninyong batiin ko kayo ng isang maligayang bagong taon. Sa lahat ng ating mga masugid na viewers via FB Live, registered participants sa Cisco WebEx, maging ang ating pong mga kasamahan sa DA Bureau of Agricultural Research at lahat po ng aming mga partner agencies at institutions, welcome po sa ating webinar. Ito po ay may pamagat na healthy snack, oyster mushroom crackers. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pong webinar ngayong umaga, hayaan po ninyong magbigay ako ng ilang mga paalala. Para po sa lahat ng ating registered participants sa Cisco WebEx, mangyari pong i-accomplish ang attendance sheet hanggang matapos ang seminar na ito. Para po makatanggap kayo ng certificate, kailangan po ninyong i-accomplish ang evaluation form hanggang 12 ngayong tanghali. Makikita po ninyo ang links ng attendance sheet at evaluation form sa chat section po ng WebEx. Para naman po sa ating mga FB Live viewers, mangyari pong i-accomplish din ang attendance sheet hanggang matapos ang webinar na ito. Hinihikayat din po namin kayo na i-share ang FB Live na ito para mas marami pa ang matuto at makinabang po sa mga impormasyon at teknolohiyang nagbunga sa pananaliksik. Muli, mangyari pong pakishare ang ating FB Live. Ayan. So ito lang nga po. Naghahanap ba kayo ng bago or karagdagang pagkakakitaan? O hindi naman kaya ay gusto lang ng health-friendly snack o mapapapak? Kung ano man po sa dalawa, tiyak na may masusumpungan po tayong bagong kaalaman ngayong umaga. Ngayong umaga, isasamahan po tayo ng isang eksperto upang talakayin kung paanong magproseso ng kabuti at gawin itong masarap at masustansyong pagkain. Ang ating pong speaker ay, hayaan niyo pong ipakilala ko ngayon ang ating eksperto. Ang ating pong speaker ay nakapagtapos ng mga kursong Bachelor of Science in Biology, Major in Microbiology, Master of Science in Rural Development, Major in Research Management, at Doctor of Philosophy in Rural Development, Major in Organizational Development sa Central Luzon State University. Noong 2014 hanggang 2017, siya po ay nagtrabaho bilang Senior Science Research Specialist sa Research Outreach Station for Lowland Development ng Department of Agriculture, Regional Field Office 3. Sa kasalukuyan, siya po ang Agricultural Center Chief 3 and the Station Manager ng Research Outreach Station sa Magalang, Pampanga ng DA Regional Field Office 3. Mga manonood, atin pong i-welcome ang ating resource speaker ngayong umaga, si Dr. Emily A. Soriano. Magandang umaga at maligayang bagong taon po, Dr. Emily. Okay po, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon sa FB, at magandang umaga rin po sa ating mga kasamahan sa Bureau of Agricultural Research. So ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa healthy snack na oyster mushroom crackers. So, bali po itong mushroom crackers, I mean yung mushroom production ay napasimulan ano sa istasyon ng DA dito sa Tarlac noong 2006 or 2007. Pero yun po ay sinisimulan pa lang nating buhayin yung industry dahil nga pagpupunta ka sa palengke, wala po halos tayong nakikita. Ngayon po, nung naparami na natin yung mga producers ng mushroom, meron tayong mga naging challenge pagdating sa marketing. Kaya po, yung ating team ay naisip na gumawa ng mga pag-aaral kung paano po natin ipuprolong yung kanyang shelf life. So marami po tayong mga produkto na lumabas mula sa mushroom para lang po mapahaba yung kanyang shelf life. At isa na nga po rito ay ang mushroom crackers. Ito pong mushroom crackers na tinutukoy natin, ito po yung manipis, malutong, no? Kapag ka pinirito mo, na ito po ay gawa sa 50% na oyster mushroom at meron po siyang kasama na cassava flour, asin,
konting asukal at saka po black pepper. So, sa paggawa po natin ito, lahat po ng mga ingredients na inilalagay natin ay natural. So, wala pong halong preservative. Bakit po natin siya masasabing healthy? Healthy po siya kasi dun sa aming pag-aaral, lumilitaw na ang mushroom ay nagtataglay ng iba't ibang klase ng vitamina. Mataas po na porsyento ng iron, ng calcium, ng B-complex at iba't ibang ano pa po vitamina na makikita natin sa mga multivitamins. At ang nakakatawa doon, kahit po siya ay i-process natin, hindi po siya nawawala kung hindi mas nagko-concentrate lalo doon sa pagkain. Ito po ay napatunayan natin base doon sa mga testing sa laboratories na ating ipinagawa para ma-prove natin na yung vitamins and minerals na present ay hindi po nawawala sa mushroom. Okay? So, kami po ay naka-base sa Department of Agriculture Regional Field Office 3, pero ito pong project ng mushroom ay aming napalago ng dahil po sa tulong at suporta ng Bureau of Agricultural Research. Mainly, ang amin pong layunin, unang-una sabi ko nga, pahabain yung shelf life ng oyster mushroom, makapagbigay po ng healthy alternative snack sa mga estudyante, vegetarian, sa mga tao po na merong mga pre-existing health condition at yung merong mga strict na diet. So, dahil din po dito, gusto rin po naming makakontribute doon sa demand para sa mga plant-based na pagkain. At least, ma-increase din natin yung food diversification. So, hindi lang po yun, binibigyan din po natin ng opportunity yung mga taong ating tinutulungan na makapagdagdag sa kanilang income. So, ito po yung itsura ng mushroom crackers. Kung mapapansin ninyo po sa video kanina, napakasimple lang po nung kanyang paggawa, no? Kahit po dun sa mga infographics na isinier ng DA Bar, makikita natin, simple lang po yung proseso. So, pinagsasama-sama lang po yung mga ingredients and then ibinablanch po siya, ibinadry, at after po nun ay pwede na po siyang itirito, no? Para po siya ay lumutong. So, ito po, nung nagkaroon ng pandemic, isa po ito sa pinatutukan ng ating former secretary, si Secretary William Dar, na maaaring maging tugon para po mapalakas ang resistensya ng bawat individual para po makatulong sa depensa natin against ano po COVID-19, ano? Kaya po ito ay pinasimulan na palawakin natin. At isa po sa ating mga naging beneficiary ay itong Dindin Women Gardeners Association na matatagpuan po sa General Luna, Karanglan, Nueva Ecija. Ito po ay isang upland area dahil po yung ating assignment ngayon dito sa Magalang, ang tutok po niya ay upland development. So, lahat po ng mga actions natin ay towards upland development. Okay? So, ito po ay naging offshoot ng isang project pa din na ibinigay ng BAR, yung Community-Based Participatory Action Research on Upland Vegetable Mushroom Farming System sa mga kankanae, kalanguya, na mga IT. At dahil po dito ay tinulungan nating mapalakas ano, yung kakayanan ng bawat individual kung paano po nila palalakasin yung kanilang organization. Actually po, bago namin ibinigay yung proyekto sa kanila, nagkaroon muna kami ng problem analysis. So, lumalabas dahil po dun sa layo nila sa sentro at yun pong interval po ng pagpasok ng sasakyan ay halos isa hanggang dalawang beses lang. So, hindi po sila halos nararating ng, kumbaga, deprived sila sa kahit na mga anong services, ano, kung ikukumpara po doon sa mga nasa sentro. So dito po, nung aming inanalyze, ang pangunahin na pinagkakakitaan ng grupo ng Binbin Women ay ang pag-garden ng mga vegetable. So, kaso po, dun sa kanilang mga pinuproduce na vegetable, halos hindi rin sila kumikita dahil majority ng kanilang mga
production expenses ay napupunta sa taas ng bilihin ng mga farm inputs like fertilizer, gumagamitin po sila ng pesticide. So, nung tinignan po namin yung kanilang income, so bawat household na merong 5 miyembro ay sumasahod lamang or meron lamang income na 5,000 o minsan pababa pa. So ito po ay masyadong mababa kung ikukumpara po natin doon sa itinalaga ng National Compensation unit ng DOLE na dapat po sa kanila ay nasa 9,000 or pataas. So dahil po ang Bindin ay merong elevation na mataas at ang kanila pong condition doon ay malamig, parang Baguio City. So nakita po namin yung kanyang mga potential na tayo po ay pwedeng mag-grow ng mushroom, hindi lang po ang oyster kung hindi pati ang shiitake. So yun po, pinasimulan muna namin sila na mag-produce ng mushroom fruiting bags, makapag-produce po ng bunga. Na ibebenta po nila yung kanilang mga inani, no, dun sa mga hanggang siguro munisipyo, yung po pinakamalayo po na narating kasi nga merong challenge pagdating po doon sa spoilage. So, nung bandang huli po na nakita na namin na parang kailangan na naming pasukan ito ng processing para po maprolong yung kanyang shelf life. So, ipinasok na po namin ngayon itong project nga ng mushroom cracker. Ngayon po, itong grupo ng Bindin Women Gardener, sila po ay mga grupo ng puro kababaihan at meron pong mga around 40 na members, no? Kasi dun sa kanilang nabanggit kanina sa video, natulog po actually itong organization na to dahil nga siguro nafe-feel nila na wala naman silang reason na pagsasama-samahan in terms of yung makadagdag dun sa kanilang livelihood. So ito po yung isang ating ni-revive at nang dahil po dito sa proyekto na to ay atin po silang nabuhay ulit. Okay? So dahil po sa PRA na ginawa, gaya na banggit ko kanina, yung average monthly income nasa 5,000 lang. So ito ay considered na below doon sa poverty threshold. Okay? So ito na po yung ating project. Ito pong makikita natin dito ay yung actual na preparation ng mga IT doon sa site. So marunong na po silang gumawa ng hindi lang ng bags ng mushroom, makapagpabunga, kung hindi kaya na rin po nila itong i-process. Okay. So nung ito po ay kanila nang ma-process at nakita na namin na tuloy-tuloy na po yung kanilang pagpo-produce, ang susunod po na aming ginawa ay hanapan sila talaga ng stable na market. So, na-contact po namin ang isang marketing arm na kung saan sila po yung mayroong mga ina-assist na okay na po. Okay. So, ulitin ko po yung project po natin ngayon ay nagkaroon na tayo ng parang technology transfer ceremony. Ito po yung ginawa natin noong September 2020. Time pa po ito ni Director Mamaril. So, inilipat na po natin yung technology dun sa grupo ng mga IT. At dito po sa group na to, mapapansin nyo itong naka-green. Ito po yung representative ng Mayani, siya po yung ating marketing arm na nag-sumukuha ng mga produkto ng IT at kasama na po rito ay itong kanilang mushroom crackers. And dun bandang huli, syempre po may mga bisita rin tayong dumating dito at nakita nila yung ating production sa center na grupo ng mga Koreans under the Koika Project. So ipinatikim po natin yung ating mga product at dahil po sila ay mga health conscious din at meron din silang mga store na talagang healthy products lang ang kanilang ibinibenta. Sina na rin po ay kumontak dito para tulungan silang ma-market yung produkto ng ating mga beneficiaries. Okay? So, dahil po kasama doon sa project ng upscaling, no, during the pandemic,
ay mabigyan natin yung ating mga frontliners at saka yung mga ina-assist po ng DSWD, no, ng ating mga produkto. So part po ng ating mga pinuproduce ay binibigay po natin sa kanila, sa dinadala natin sa hospital, sa DSWD, yung iba po ay sa school, no, para po kahit pa paano ay makatulong tayo dun sa pagbibigay sa kanila ng healthy products. Okay. So sa ngayon po, ito na yung impact ng ating project. So ito po ay nag kasalukuyan na po ni tuloy-tuloy na nilang ipinoproduce. Nung last po napunta namin, nakalimit lang muna sa 5 kilograms ang kanilang ipinoproduce per week, at ito po ay nagbibigay sa kanila ng income na mga around 1,800. Pero kung ito po ay kanilang i-double or i-triple, bilang sabihin, yung kanilang income ay mati-double din or mati-triple. So, yan po. Kumbaga, meron po sila kasi mga iba't ibang product line din na nabuo ngayon doon sa paggawa ng mushroom crackers. Ito po yung tinatawag natin na mga pellets, no? So, pwede kang bumili ng produkto ng oyster mushroom cracker na luto na siya or fried na. Para naman po dun sa mga resellers, pwede ka rin naman na bumili ng hindi pa siya naluluto at ikaw na ang bahalang mag-package gamit mo yung pangalan mo. Ganon. So, makikita rin po natin dito kung ilan yung mga potential na income na pwedeng bumalik po doon sa atin. Ito pong price na to ay sila na ang nag-set, kaya lang, I think ngayon po, baka hindi na ito nag-a-apply dahil medyo nag-double po, no? Double, triple yung presyo ng mga raw material. So, i-adjust na lang po itong price ng kanilang product. Okay? Sa study po na to, ang aking kasama ay si Miss Veronica Mangune. Siya po ang ating study leader na tumutok magmula po doon sa production hanggang dito po sa upscaling ng mushroom crackers. At kung meron po kayong mga katanungan o kagustuhan po na matuto para dito, ay maaari po kayong sumulat sa aming opisina para po kayo ay mai-assist namin. So kadalasan po, ang kinikater natin ay yung registered organization na nakaregister din sa RSBSA. Bakit po dapat nakaregister sa RSBSA? Kasi po, marami pang mga ilang benepisyo na pwedeng ma-provide ang Department of Agriculture dito sa ating mga partner institution in terms of providing additional capital para makapag-operate yung organization. So, yun lamang po, at sana ay nakapagbigay kami ng kalinawan para dito sa ating seminar. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Emily A. Soriano. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong proyekto at kaalaman and at the same time technology po na tiyak na magiging kapaki-pakinabang po sa ating mga kababayan. Tiyak po na maliban sa gustong parahil, ano, dahil ganda nung litrato na nakikita po natin ngayon at dun sa video na pinanood kanina, eh maliban sa gusto nating matikman yung mushroom crackers na yan, ano, tiyak na mas tiyak po na marami pong napulot o natutunan na kaalaman ang ating mga manonood. Kaya naman po, tayo po ngayon ay tutungo sa question and answer para po mabigyan din po natin ng mas kalinawan pa, ano, yung mga interesado na ikonsidera itong teknolohiya at the same time itong information po na na-share po ninyo. So sa lahat po ng ating FB Live viewers, pwede po ninyong ilagay yung mga katanungan po ninyo sa comment section. At sa mga participants naman po natin sa Cisco WebEx, pwede po ninyong i-drop sa chat section. So ayan po. Ito po yung ilan sa mga katanungan natin ngayong umaga, Dr. Emily. Unang katanungan po, mahirap po bang magtanim at mag-alaga o magpalaki ng oyster mushroom? Hirap po, I think hindi. Kasi unang-una, yung level po ng pagtuturo natin sa kanila ay hands-on. So, learning by doing po, no?
Ngayon, ang tanong dito, matiyaga ka ba? Isa yon. Baka hindi po yung hirap kung hindi may tiyaga ka ba. Okay? And then, another challenge ay syempre po ay temperatura. No? Yung temperatura kasi ang isang challenge dyan. Dahil marami kasi sa ating mga growers na nagtatry magpadami ng mushroom na hindi naman suitable doon sa temperatura ng kanilang location. So, yun po. So, hindi po siya mahirap. Okay, maraming salamat po Dr. Emily at mukhang dumadag sana po ang ating mga katanungan ngayon. So, basahin ko na po yung pangalawang tanong. Magkano po kaya ang presyo per kilo ng oyster mushroom? At kanina po nabanggit po ninyo na maliban sa oyster mushroom, pwede po yung shiitake mushroom. So, magkano po ba yung presyo ng bawat kilo ng ganitong uri ng kabute? Yung pong kilo ng oyster mushroom ay nasa, dito po ha, sa parting Central Luzon ay naglalaro ng mga 200 pesos per kilo ang kanyang bunga. Okay? So, yun naman pong shiitake, actually, mas preferred po ito ng mga restaurant. Umaabot po ito hanggang 400 ang kilo. Kaya lang po, ang shiitake ay tumutubo lamang dun sa mga lugar na malalamig. Ayan, so maraming salamat din po sa pagbibigay diin ano na yung maliban sa yun sa mushroom cracker pag proseso kino-consider din natin yung environment no. Kaya may mga lugar na highly available halimbawa yung oyster mushroom or yung shiitake, may mga lugar naman na mukhang wala dahil nga po sa temperatura. So ikatlong katanungan po natin maliban po ba sa oyster mushroom at shiitake mushroom, meron pa po bang ibang uri ng mushroom ang pwede nating iproseso para makagawa po ng mushroom cracker? Sabi po, halos lahat ng mushroom na edible ay pwede nating iproses into cracker. Kumbaga po, siya yung lalabas na ating main ingredients. Pwede po siya. Ayan, at kung gano'n naman po Dr. Emily, katulad po nung sinabi ninyo na total, parang kahit anong uri ng mushroom or yung karamihan na alam naman natin na uri ng mushroom ay pwede ding iproseso, wala naman po magbabago sa ingredients. Will it still be the same po? Opo, bali actually, yung ginagawa sir ng grupo natin dito sa pinoformulate po natin yung base ingredients and then adapt natin siya kung tayo ay meron ipapilot na mga organization na gustong mag-produce. And then, meron po kasi yung mga iba na nagtatry mag-produce ng iba't ibang mga flavors. So, pwede na silang magdagdag. Yung iba, pwede nilang haluan ng cheese. Yung iba, hinahaluan ng flavor na bawang. Yung iba naman ay pepper. Yung mga ganon. So, yung base formula lang po ang ating ginagawa and then bahala na po silang maging creative doon sa kanilang product. Ayan, maraming salamat po Dr. Emily. Okay, meron pa po tayong katanungan dito eh. Ayan, gaano daw po katagal ang shelf life? Nung meron po kasi tayong parang dalawang forms nung mushroom crackers natin, ano, tama po ba yung pellet tsaka yung ready to eat? Ngayon doon po sa mga interesado na magproseso, gaano po ba katagal yung shelf life nung ready to eat na mushroom crackers at saka po yung shelf life nung pellet po? Fried na crackers, ang shelf life po niya ay umaabot ng mga 1 week. Yun ay crunchy pa siya at hindi siya rancid. So, ibig sabihin, okay na okay pa siya sa panlasa. Pero pagka lumagpas na po doon, medyo syempre dahil siya ay niluto mo sa oil, meron ng konting rancidity. Kaya ang ginagawang strategy nung pag umorder, kung kailan lang o-order, tsaka lang nila ipiprepare. So, sabay pick up, tapos dispose. Ganun po yun, para hindi masira. And then, kung yun naman pong pellets ang gagawin, maabot po siya ng years. Yun po yung kagandahan nun. Ikikip mo lang siya doon sa hindi moist na lugar. So, yung tuyo, kaya po niyang umabot ng 1 taon. Nakapit lang.
Okay, maraming salamat po. So I guess yung susunod nga pong tanong ay actually about storing conditions eh, both for the ready-to-eat tsaka yung pellet. So anyway, nasabi po ninyo, nagbigay po kayong tip ng tip kanina na magandang i-prevent or hindi ilagay yung mushroom cracker, either the pellet and the ready-to-eat sa mga lugar na medyo moist, ano? Kasi posibleng mas iikli po yung shelf life na. Okay. Meron din pong tanong dito, Dr. Emily, na total, or dahil nga oyster mushroom po yung parang naging focus ano nung project sa paggawa ng mushroom cracker. Eh, may nagtatanong po na pwede daw or maaari daw po bang mag-culture ng oyster mushroom sa mga lugar na maraming punong kahoy. So siguro napapaisip na sila ngayon. Oyster mushroom po, kaya siya, actually, itong title natin, kaya siya oyster, healthy snack na oyster mushroom. Siya po kasi yung pinaka-common na pinuproduce dahil siya yung pinaka-madaling i-produce sa lahat ng variety ng mushrooms. No? Tumutubo siya dito sa mainit, tumutubo rin siya sa malamig, kaya po yan yung pinaka-madami. So, ibig sabihin, kung yung lugar po na mapuno, lalo pong friendly sa kanya yon. Ang mahihirapan po siya lang yung pagdating ng mga summer na sobra talagang mataas yung humidity, tapos mainit na mainit talaga yung temperatura. Doon medyo nababawasan yung production dahil naninilaw na po yung mga paligid niya. So, yun. So ayan, nabigyan linaw po ano na kung bakit i-consider po natin yung oyster mushroom. Eh, ito yung common at madali yatang i-culture na uli ng mushroom. So, pwede natin siyang i-proseso. Ayan na, dahil mukhang marami pong nagiging interesado sa atin pong naging bunga po ng ating proyekto, may nagtatanong po, paano po ba daw makakasali sa mga training? Halimbawa, we have a question from Catanduanes or Cagayan de Oro, if I'm not mistaken. Paano daw po sila makaka-avail ng training or ng seminar para matutunan nila itong ganitong klase ng pagpoproseso and the technology and at the same time? And then follow-up question, Dr. Emily, is meron daw po bang mga training na naibababa sa mga eskwelahan? Kasi di ba po sa basic education, meron silang mga cooking subjects or topics. So baka pwedeng i-consider yung ganitong klase ng processing technology na definitely healthy and nutritious and at the same time para sa mga kabataan po natin. Yung una pong tanong kung paano makaka-avail ng training, buksan lang po nila yung ating FB page ng Mushroom Technology and Development Center. So, meron po kadalasang ipinupost yung ating project leader doon, si Miss Veronica Mangune. So, siya po yung study leader or project leader ng Mushroom Center ngayon, nakabase sa Tarlac. Meron po mga regular schedule ng training na inilalagay doon, kung yan man ay production or kung yan man po ay processing. At meron pong instructions doon kung paano po kayo magre-register. So, since ang ating pong training ay may limitation, I mean, hindi tayo kasi pwedeng mag-accommodate ng mas marami pa kaysa sa 20. So, para po ma-absorb nila lahat ng mga ituturo, so limited lang po sa 20, kaya po yun ay paunahan. Kung hindi man po sila ma-accommodate doon, kinakailangan po yung susunod na schedule. Makikita na po, kadalasan po ipinupost yan 1 year na yung schedule na nakalagay doon. Okay, so ganun lang po. Mag-message lang sila kung sila ay interested at padadalan po sila ng registration form. Second po na question, tungkol po doon sa mga training na ibinababa sa mga schools. Dito po sa Region 3 is regular part po yan ng assistance natin. So, meron pong mga schools talaga na nagre-request sa atin na mabigyan sila ng training. Unang-una, para po doon sa activity ng mga bata, at the same time, may income generating project din ng school. Yun po. So, regular po natin ibinibigay. Kung may school po na nangangailangan, pwede naman po silang sumulat sa amin. Ayan, at bilang karagdagan po, maraming salamat po Dr. Emily sa paglilinaw po o pagsagot po ng mga tanong ngayon. At bilang karagdagan para po sa ating mga viewers,
I-follow po din po ninyo yung page ng the Bureau of Agricultural Research dahil maliban sa mushroom crackers, eh marami pa pong impormasyon, mga webinar, okay, na maaari po kayong daluhan para patuloy po kayong matuto. Okay? So, ito na po yata yung huling tanong, Dr. Emily. Saan daw po ngayon maaaring makabili noong mushroom crackers po na na-develop natin through the project, yung pellet, and then yung ready to eat, saan daw po available ngayon itong ating mga produkto? Ngayon po, yung ating produkto ay available pa lang doon sa ating beneficiary. So, kinakailangan po, kung order sila, kukontakin namin sila para ma-identify ang produkto. So, pwede na lang po makipag-coordinate sa office namin para po ma-place namin yung order, maibigay sa kanila at kami na lang po yung mag-bridge doon sa buyer. Yun po. Siguro po iti-take ko din tong opportunity na to, ano? Kasi kahapon, nung isinishare ko itong ating webinar, meron akong nakita doon sa comment section na nung nabasa yung title, Healthy Snack Oyster Mushroom Cracker, may sumagot na nakaka-arthritis or nakaka-gout. So, though hindi man po siya naitanong ngayon, isi-share ko na freely sa inyo na ang mushroom po ay hindi po siya nakaka-cause ng gout or arthritis sa mga tao. Kasi meron po akong study na ikinandak tungkol dyan sa bioactive compound ng mushroom. Ang mushroom po ay nagtataglay ng mga iba't ibang bioactive compound gaya ng catechin, epicatechin, cumarin, no? Quercetin, na ito po ay responsable. Ang katumbas po nito ay yung allopurinol na pinanggagamot sa gout. Ito po ay itinest sa daga at siya ay maganda po ang naging resulta. So, ngayon pa lang po, binibigyan ko na ng linaw na ito po ay hindi nagkakost ng gout. Yun po. Thank you. Maraming salamat po sa clarification. Meron pa po tayong huling hirit na po ito. Meron pa po tayong isang tanong in connection doon sa mushroom production. Gaano daw po katagal bago makapag-harvest ng oyster mushroom? Gaano po katagal? Ano po ba ang ano niya, starting niya? Ang starting po ba niya mula sa paggawa ng tissue culture o kung meron na siyang bugs na available? Siguro po kung yung sa ano po, yung simula sa paggawa ng culture po. Kung mula po dun sa paggawa ng culture, papatak po siya ng mga hanggang 2 months bago po siya maka-harvest. Ngayon po, kung bibili lang naman siya ng bags, in 5 days time, meron na siyang harvest. So, depende po sa level ng capitalization at operation niya, yung bilis. Ayan, kaya naman in connection to what Dr. Emily said sa atin pong mga manonood, eh talagang mukhang magandang source ng pagkakakitahan or additional income itong pagpoproseso ng mushroom. At kung natatandaan po natin yung video na pinanood natin kanina, eh yung beneficiary sa sa karangalan ay nakakapag-harvest ng mushroom at nakakapag-proseso din po sila weekly. At they actually said na ito talaga ay nakapagdagdag ng kanilang income, ano, nakatulong po talaga sa kanilang mga malaki. So there, maraming salamat po muli. Thank you so much, Dr. Emily A. Soriano. Sa atin po mga FB Live viewers, pwede po bang pakihit yung ano ba, yung applause emoji or heart emoji natin dyan. Pasalamatan po natin si Dr. Emily. Ganun din po sa ating mga participants sa Cisco Webex. Ayan, nakakatanggap po tayo ng heart and then applause. Ayan. Maraming salamat po. And at this point, we will be proceeding po sa awarding po ng certificate bilang pasasalamat po ng DA Bureau of Agricultural Research sa pagbabahagi po ng kaalaman at ng inyong oras, Dr. Emily A. Soriano. So I'm currently holding the certificate. Ayan po. So allow me to read. The Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, awards the Certificate of Appreciation to Dr. Emily A. Soriano for sharing her invaluable knowledge and skills during the seminar titled Healthy Snack, Oyster Mushroom Crackers, held today, 19th of January in the current year 2023, via Cisco WebEx and DA
DA Bar Facebook page. Given today, 19th day of January 2023 in Diliman, Quezon City. Signed by our OIC Director, Director Joel H. Lale. So we'll just be sending or probably handing this over to you sa February po. Okay. Muli, maraming salamat po, Dr. Emily. Would you like to add any po or any message pa po, Dr. Emily? So, again po, maraming salamat po sa DEBAR sa opportunity na ma-share namin yung ating project tungkol sa mga potential livelihood, ano, na po pwede natin ma-impart sa ating mga kababayan. At doon po sa mga questions ninyo, magpadala lang po kayo ng request sa amin kung gusto niyo po na matuto at kami po ay more than willing na i-assist kayo. So, maraming salamat din po sa grupo niyo, Sir Jello, kay Ma'am Ellen, at ganoon din po, pa-regards po kay Sir Jovel. Thank you po. Maraming salamat po, Dr. Emily. Ganoon din po kay Ma'am Lika. Thank you so much, Ma'am Lika. And in connection doon po sa pag-follow ng ano ng FB page, I would like to encourage po lahat ng FB live viewers natin na i-follow na rin po yung FB page ng bar. We also have our IG account, that's bar official, and you can also visit our website, and that's actually bar.gov.ph. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat muli, Dr. Emily, Ma'am Nika, at sa lahat po ng ating kaibigan at kabalikat sa DA Regional Field Office 3. Regards po. Hanggang sa susunod po nating webinar, and that's going to be on the third week of February. So abangan po ninyo yung invitation sa page ng FB. Ako po si Jello from DA Bar. Pagpalain po nawa tayo lalo't higit ang ating mga kaibigang mangingisda at magsasaka. Muli, isa pong magandang araw. Salamat po, Dr. Emily.